Okay guys, so ito yung mga gamit na gagamitin ko ngayong araw. Meron ako ditong gunting, floral pom, at meron ako ditong mga artificial flowers. Meron akong pangkulay dito na silver, at syempre yung lalagyanan at yung pang pintura. Tapos meron ako ditong flower base na babasagin. So, yan lahat ang mga gagamitin ko ngayong araw sa DIY ko para makagawa ng centerpiece flowers table. Okay guys, tinanggal ko muna yung mga ibang gamit dito sa tabi. Ang unang gagawin ko ngayon is kukulayan ko tong flower base na silver. At in the meantime na pinapatuyo ko tong flower base, so, gugupitin ko itong mga flowers. Kasi kailangan kong tanggalin itong mga... Ito, kailangan kong tanggalin to. So, umpisahan na natin guys. Kulayan. Sandali, kuha lang ako ng dyaryo. Ito siya. So, ito dito. So, maglalagay muna ako ng konting pangkulay dito. Konti muna kasi hindi ko alam kung gaano kadami ang magagamit ko. So, aluhin lang yung pangkulay. Tapos kulayan na ang flower base. So guys, habang hinihintay kong patuyuin yung flower base na kinulayan ko or pininturahan ko, so gugupitin ko na itong mga bulaklak. Hiwalay-hiwalayin ko sila. Yung bunting nga pala guys, nasira, hindi pwede. So kailangan talaga cutter ang gamitin para dito. Alam ko naman yun nung una pa pero tinry ko lang. So ito, hinanap ko kanina itong cutter ko. So nakita ko siya, nando siya sa labas, medyo may kalawang pa nga. Pero okay na rin, tingnan natin kung okay ito. So gugupitin ko siya. Yan, wow, okay lang pala siya guys. Tatanggalin ko itong pinakapuno niya, ay pinakaano niya, ito. Yan ang tatanggalin ko. Oh, madali lang pala pag ano, pag cutter ang ginamit, madali lang pala siyang gupitin. So, kung gagawin nyo itong flower centerpiece na to, guys, kailangan cutter yung gamitin nyo, guys. Para hindi masira yung gunting nyo na katulad ng ginawa ko, nasira kanina. Tinry ko kasi siya kanina bago. Bago ko kinuha itong, bago ko hinanap itong ano ko, cutter ko. So, pag, yan, ganyan, pinaghiwa-hiwalayin ko itong mga bulaklak. Kasi nga, i-attach ko sila mamaya doon sa floral pom. Nabubulol ako guys, sorry. Ano ba to? So, yan, tanggal na siya. Yung iba naman, itong iba, bali, lilitan ko lang sila. Thank you.
Uy, ang hirap na ito, ah. Medyo makapal pala ito. Ayaw magupit na ito, guys. Ah, yun. So, tapos na siya. Tapos, itong floral pom. Ahatin ko siya. Dahil ipapasok ko siya sa flower base. So, ahatin ko siya. Tapos, ilalagay ko yung mga bulaklak na isa-isa. Yeah, that's ko dito. So, tanggalin ko na. Tapos, kailangan ang pagputol yung kasing size ng ano, ng flower base, kasing taas ng flower base. Okay, ko muna dito. Putulin, guys. Ito, gagamitin to para yung bulaklak magandang tingnan para hindi siya buwaghag. Kaya dito ilalagay para maganda siyang tingnan. Yung parang buket ba siyang tingnan. So, so it doesn't matter kung alin ang side ang iaano. Ang itataas. So, itutusok ko na yung mga bulaklak. So guys, ito yung kinalabasan niya. Yan. So ipapasok ko siya mamaya sa flower base kapag tapos na. Kapag natuyo na yung flower base. So ipapasok ko na tong bulaklak. Ganda niya, guys. Super. Okay, guys. Tuyo na tong kinulayan kong flower base na silver. Ganda ng kulay niya. Nagustuhan ko siya. Long best ko nga pala siyang kinulayan, guys, para maganda siyang tingnan. Kasi yung una at pangalawang beses, hindi masyadong nakikita yung kulay na silver. So, kaya ginawa ko siyang tatlong coat. So, eto yung kinalabasan niya ngayon. So, ang gagawin ko ngayon, guys, is ipapasok ko dito yung bulaklak na ginawa kanina. Ito. Yan. Tapos, guys, kanina pala, tinanggalan ko ng konti dito sa mga gilid. Ito. Itong foam. Para magkasya. So, tinanggalan ko siya ng konti dito sa bawat gilid. So, ipapasok ko na siya, guys. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Niya.
So guys, ito po yung artificial flowers centerpiece na ginawa ko. Ayan, super ganda niya. I'm very satisfied guys, lalong-lalo na sa kulay. Yung kulay ng base at kulay ng flowers. Yan nga pala yung pinili kong kulay guys dahil yan yung bagay sa living room ko. At kung gusto nyo pong gumawang centerpiece flowers na artificial guys, napaka-easy lang gawin yan guys at mura pa. At nasa sa inyo na yon kung anong kulay ang gusto nyo sa flowers. Pwede rin gumawang centerpiece flowers na yung tunay na bulaklak. So guys, sana po may natutunan kayo sa video na to. I hope you enjoyed this video and see you in my next video. Love you guys.